Sino pinakaayaw mo na vlogger? Oh my God! Kung okay lang tanongin, may isa ba na medyo tumatak sa'yo na yun yung kumbaga naging last na, okay, rest na muna ako? Kabet! Sinasabi nila marami daw po ako kabet. Bukod dun sa kabet, kung may naalala ka? Siguro ano, manggagamit. Hi guys! Welcome to Luis Listens, kung saan isang napakagandang interview na naman ang ating gagawin. At ang bisita natin is sa mga pinaka-finafollow ng lahat sa YouTube. Kung sakasakali man na hindi siya mag-post isang beses lang sa YouTube, magsasara ang YouTube. Ganun. Sorry po. 5 months na po kasi ako di nag-upload. Kaya nga walang makalogin sa YouTube, di ba? Kaya walang makalogin. Please welcome on Luis Listens, Mika Sanamaka. Hi, Mika! Hello guys! Hello po! Okay, so babalikan natin yan. Actually, nung a few months ago, tinanong ko nga si Mika lately. Sabi ko, Mix, baka pwedeng ano? Next Mix feeling close. Doon ako nagpasko sa kanila. Sabi, Mika, baka pwedeng ma-interview ka sa Luis Listens. Sabi mo, parang nga, Kuya Luis, parang medyo nagbe-break ako sa YouTube ng konti. Bakit? Kasi po, feeling ko, it's necessary to take breaks sa social media to take care of your mental health. Okay, if you don't mind me asking, syempre, that's your journey. Pero what made you say na kinailangan mo na to take that break? Feel ko kasi every day, halos nakikita mo yung mga comments, nakikita mo yung nakakapag-scroll ko sa social media. So, good and bad, negative and positive na absorb mo. Okay. So, I need to take a break with those. Pwede yun eh. Pwede yung sa comments, or minsan pwede yung nape-pressure ka na kailangan mo mag-post. So balikan muna natin lahat ng yan. Ano ba yung naging inspiration mo to start vlogging? Actually po, nag-start talaga ako vlogging because of my friends. Kasi nag-migrate kami sa US. Sila kasi yung parang support system ko. Okay. Sila yung parang core ko. So gusto ko silang isama everywhere I go. Hindi ko sila masama physically, pero yung camera ko masasama ko. So para sa kanila talaga yung vlog ko nung una. Tapos hanggang sa pumatok, nagustuhan ng mga tao, sinama ko na sila. Tingin mo, ano yun? Kasi I'm sure maraming mga aspiring vloggers ang nanonood ngayon. Ano tingin mo yung formula na kailangan para maging isang successful na vlogger? Ay, hindi ko din sure kung meron ba talagang formula, right recipe, alam mo yun. Kasi ngayon, paiba-iba, iba-iba yung gusto ng tao. Ngayon, lumilit yung attention span nila. So gusto nila short videos, gusto nila very relatable. As long as you're relatable, feeling ko, they would love you. Yung parang sinasabi nila, dapat organic talaga ang lahat, di ba? Ayoko ma-pressure ka, Mika, pero sino pinakaayaw mo na vlogger? Oh my God! Uy, magsasalita yan. Ay, hindi naman. Siguro yung... Hindi, sino yung inspiration mo sa vlogging? Yung parang sobrang... Mag-i-spill na dapat. Hindi, kung gusto mo sagutin, okay lang yan. May dagdag view sa akin yan. Hindi, pero ano, sino yung ano mo? Yung kumbaga trips na trip mo yung content? Sina Kwong TV po. Sina Ate Donna. Ate Zainab. Yan po, yung mga gusto ko talaga pinapanood. Actually, si Donna, nagka-try din ako mag-set ng isang interview. Donna, napakabait. Kilala ko siya besides vlogging sa ginagawa ko. At sina Kong, sana ma-interview ko rin ang buong team nila. So, yun. Sabi mo nga kanina na one thing that made you take a quick break would be the comments. So, nung bago ka sa vlogging, nung una mong napapansin na, teka lang, may mga negative na ano, how did you take it when you were new sa vlogging? Inisip ko na part to, kumbaga para siyang trabaho eh. May mga bad customers, may mga good customers, so you have to be professional na nandito ako sa industry na to, dapat ready ako sa pinasok ko. Okay. Pero that doesn't mean allowed sila na mag-penetrate sa lifestyle ko, sa buhay ko. Alam mo yun, yung hate comments po na binibigay nila, hindi pwedeng magpe-penetrate yun sa akin. So ako yung merong rights para i-close yung door ko sa kanila. Kung okay lang tanongin, may isa ba na medyo tumatak sa'yo na yun yung kumbaga naging last na, okay, rest na muna ako? Kabet! Sinasabi nila marami daw po ako kabet. Yun po yung pinaka nag-strike. Although, pagka ano naman po, everyday, meron naman po tayong mood na pag masaya tayo, kahit na anong sabihin sa atin, okay lang sa atin. Oo, baka sagutin mo. Oo, parang, ay, hindi naman totoo yan. Ang dali niyang i-ignore. Pero may mga time talaga na wala tayo sa mood na kahit sabihan ka lang na pangit, parang, ang pangit-pangit po. Talagang may strike ka talaga. Tatamaan ka talaga. Oo. Ano yung pinaka narinig, bukod na sinasabi yung kabit nga, ano yung pinaka narinig mo na, ha? Paano nangyari yun? Ako, share ko lang. May isa dati nag-post before vlogging. Ano pa to?
Pinoy Exchange. Kung sino nakakaalala ng Pinoy Exchange, na nahuli, di umano, kami ni Jack Prats na naghahalikan sa dressing room. Isipin niya, may, tsaka yung nag-post na, ay hindi, nahuli naman niya, naghahalikan sa dressing room eh. Ikaw, ano yung pinaka, ha? San galing to? Bukod dun sa kabit, kung may naalala ka. Siguro ano, manggagamit. Kasi meron akong boyfriend ngayon. Okay. Tapos sinasabi nila na for content lang kami. Even yung mga tao sa industry actually, pagka nakikita ko, oh, kamusta na kayo? Di ba for content lang yun? And I'm gonna be like, ha? Saan yung nakukuha yan? Paano? Casual lang? Oy, hindi na pinapalo kita. Kayo na jawa mo, for content lang ah. Very ganun. Casual talaga. So, parang nasa isip talaga nila, it's for content lang talaga. Hindi ko may imagine. Lalapit ka sa taong fina-follow mo at sasabihan mong for content lang sila. Ano, anong sasabihin mo? Siyempre, minsan friends ko pa. So, sasabihin ko, uy, grabe ka. Kami talaga. Totoo yon. So, everything is like real. Pag-umpisa, siyempre, di pa aminin. Okay. Ako naman to. Eh, para ganon. So, ano sinasabi niya once you have your days na medyo nakikita niyang naapektuhan ka sa mga nababasa mo online? Siya po kasi yung type ng person na very grounded kasi talaga and very supportive sa lahat ng ginagawa ko. And yung take niya po kasi doon, and the more na sasagot siya sa mga bashing, the more na magkakaroon sila na parang, uy, sumasagot pala ito sa bashing, eh di mag-bash na lang din tayo para ma-replyan tayo, ganun. So, mas tinitake niya po na dapat silent lang. Anong gusto mong sabihin doon sa mga maraming aspiring vloggers ngayon? Kumbaga, nakakatikim yan ng konting success, but at the same time, sabi mo nga kasama dyan, makakatikim sila ng konting hate. Anong gusto mong sabihin sa kanila na first time nilang nakakaranas ng ganong klaseng bashing? Nasa paligid yung bashing. Hindi mo mapiplease lahat ng tao. As long as you're doing great, as long as you love what you're doing, and wala kang inaapakan na sinasadyang apakan na tao, yun ang importante, your happiness talaga, and your peace. Tingin mo sa ano? Eto ngayon kasi usong-uso yung term na ano eh, canceling. Diba? The cancel culture. Ikaw ba, nadali ka na ba ng cancel culture? Oo naman po. Para, lalo na ngayon sa, ano natin, very selective ang justice ng social media. Okay. So, merong mga tao talaga na pag-favorite nila, hindi masyadong nababash kahit anong gawin. Oo. Pero pag hindi nila masyadong bet, kahit pagiging cringe lang, ika-cancel ka nila for being cringe. Oo, grabe na. So, take ko sa cancel culture is, it's very complex na. For example, ang wide ng story, pero may nakita silang snippers lang ng story na yon. Para nilang ipipenetrate nila yun. Focus lang sila doon. Focus sila doon na parang, yun na yung personality mo. Yun, ikaw na yon. Yun na yung tingin nila sa'yo. Which is, nakakatakot. I guess for some people, it makes them feel better. Diba, na kahit ito lang yung nangyari, mas masarap pag-usapan or i-cancel ang ganitong kalaki, diba? So, yun ang nangyari. Ikaw, how do you get over it? Yung, ay, kinakancel na naman si Mika, mga ganyan. Anong naiisip mo? Well, you can always bounce back sa cancel culture. Ginagawa nila yon para mag-educate. Yung mas tama eh. Nang tama. Pero ang nakaka-bother po kasi doon is, pagka once na gawa na nila yung part nila, na-teach ka na nila, okay, and natuto ka na, pero somehow, hindi pa rin nila nakikita yung part na natuto ka. Ibabalik at babalik pa rin nila yung mali na ginawa mo. So, saan dun yung ina-accountability? Okay. And yung teaching. So, yun yung nakaka-bother for me. Yung pwede naman something constructive. Yeah. Diba? Eh, hindi ka nila ina-allow for improvement or character development. Basta nababaka nila, okay na sila doon. Wala na silang pakialam kung ma-redeem mo pa yung sarili mo o hindi, di ba? So, how long na kayo ng yung partner? 2 years. Okay, so 2 years, it's fairly new. Okay, so kamusta yung 2 years na yon? Very happy. Actually, kahit na 2 years na kami, sabi nga nila, maikli pa yon, pero sa iba, parang ang haba na nun. Pero para sa amin, parang kahapon lang kami nagligawan. Oh, matindi! Kahapon nagligawan! Yun eh! Okay, okay. Tinili! Oh. Di ba sobrang bait po kasi talaga ni H2 po. H2 po yung name. Yes. Sobrang bait po talaga kasi. And wala po ako nagiging problem sa kanya. That's nice. I mean, it's always a good start, di ba? So ito, isa sa mga kaibigan mo rin. Pinag-usapan natin kanina si Zainab, di ba? So many things happening sa boy ni Zainab. So anong pakiramdam na? Kasi lately, nasa spotlight din siya for different reasons. Napag-uusapan niyo ba lahat ng mga pinagdaraanan din niya? Yes, napag-uusapan din po namin. Isa yan sa mga ano din eh, minsan na magte-text din yan out of the blue si Zeb sa akin. Mga kamusta, and I'm very, very happy for Zainab. At eto, recently din, kumbaga you're gonna explore other things.
sa industriya. So eto, ikaw ba may plan ako mag-mainstream na rin talaga? Actually, kakasign ko lang po sa Aguila po. Okay, hi, hi Tita Becky. Tita Becky. So, nice kung nasaan ka man. Wait lang. Ayan, pag-pray kita, nice. Pag-pray na kita. Yeah, so, you know, yung pag, before, halos ikaw lang gumagawa lahat ng yan, di ba? Vlog, trip-trip lang. Pero eto ngayon, kumbaga, papunta ka sa mainstream, which ganun din ginawa ni Zeb, di ba? So, ikaw, ano ba ang plano mo when it comes to mainstream showbiz? Actually, kasama ko nga po si Ate Zainab na nasa Aguila na din. Oh, yes. Kung magkasama po kami doon. Excited po ako kasi alam ko yung mainstream po, sobrang iba niya sa social media. So, challenging po siya for me. And at the same time, exciting. So far, sabi mo nga, nakikita mo yung differential. Nakapag-workshop siya na rin. Yes. Yan, yeah. Kamusta? Kamusta yung difference ng vlogging na something you can do in the comfort of your own home, sarili mo equipment? Mm. So ano yung mga nakikita mong difference? Siyempre po, pag sa mainstream, dahil may mga kasama ka sa shoot, kailangan mo maging sensitive sa time, kailangan mo maging sensitive sa mga kasama mo. It's not just you and the camera. There's so many people around you na kailangan mo i-consider, not just yourself. There's a bigger picture, yes. Diba? Kahit paano pati sa may dream project ka bang naiisip? Baka mamaya meron na without giving away too much. Anong naiisip mo na gusto mong gawin? Mag-pure acting ba? Or do something hosting? Ano na iisip mo? Gusto ko pong maglaro around acting na parang sa horror. And sa... Sige, gawin mo nga. Kung natin i-give in sa kanila. Kunwari ako yung director. Bigyan mo lang ako ng isang takot. Ano ba yan? Nagkamali ata ako na pinili. Hindi ka ba pwedeng gumano? Kay direct? Ang may ibang direct, yari ka dyan. Okay, bigyan mo lang isang gulo. Ay, kita mo? Kita mo ako lights camera. Lights, camera, action! Okay, ako naman. Okay, ready? Lights, camera, action! Mika, ano ang pinakamagandang payo mo sa lahat? Na kumbaga, they want to follow your footsteps. And siguro they think na it's such an easy ride, mm-hmm. Diba, sa buhay. Anong gusto mong sabihin sa kanila na, kumbaga, since day one as a vlogger, ngayon nag-mainstream ka, and they basically want to be like you. Anong gusto mong sabihin sa kanila? As much as you can, be relatable. If sa social media kayo, ibigay nyo kung ano talaga yung pinaka-legit na nangyayari sa buhay nyo kasi yun yung mamahalin sa inyo ng tao. And huwag nyong pansinin kung merong mga hate sa inyo. Kaya, para kayong may customer talaga na mag-hate sa product nyo and magla-love sa product nyo. Pero as long as it's your art, you're giving your heart and you're happy sa ginagawa mo, yun ang importante. Well, for me, I can't wait to see kung ano nga ibibigay niya sa mainstream at kung ano mabibigay din ng mainstream para sa'yo. Thank you very much, Mika. Always nice to see you, Mika. At abangan natin si Mika. Thank you very much for being here on Luis Listens. Maraming salamat, guys. God bless. Clap, clap. Bye-bye.